gaya din ng mga hangal at marurunong, ang lahat ng tao ay nabubuhay dito sa mundo ayon sa kanya-kanyang paniniwala. Sila'y walang pinagkaiba maliban sa magkasalungat na pananaw sa lahat ng bagay. Kaya't paano mo sasabihin mas magaling ka kaysa sa kanya kung ganun din naman ang iniisip niya para sa iyo? Ang lahat ng kultura, tradisyon, relihiyon at matandang paniniwala ay nararapat lang na makatanggap ng pare-parehong respeto dahil ito ang mga prinsipyong bumubuhay sa kanila gaya din ng mga prinsipyong bumubuhay sa iyo. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namuhay sa kanyang kinagis ng paniniwala. Sinubok ng mga pakikipaglaban at pinalakas pa ng mga revolusyon na hindi lang basta napatunayang siya ay karapat-dapat sa mga natatanging kakayahan, kundi iyon na mismo ang kanyang buhay at patuloy na mananahan hanggang merong sa kanya'y naniniwala, lumipas man ang maraming henerasyon. Ang kwento ng mga pakikibaka, kababalaghan at mga hiwaga sa pagkatao ni Nicolas Encalado, o yung tinaguriang Kapitan Kulas, ang huling kilabot ng Sierra Madre. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Bago ang lahat, munting paalala kaibigan. Ang makulay na kasaysayan ni Kapitan Kulas ay naganap sa mga sinaunang bayan na nakapaligid sa bulubundukin ng Sierra Madre sa may bahagi ng hangganan ng mga probinsya ng Laguna at Tayabas, o ito yung probinsya ng Quezon ngayon. Maari pong marami ng mga pagbabago ang naganap sa kasalukuyang panahon, lalo na sa mga pangalan ng mga lugar na mababanggit. At iwasan po natin ang pagkukumpara sa modernong panahon upang maiwasan ng anumang di pagkakaunawaan. Salamat po. Mula sa kilalang angkan ng mga Encalado sa bayan ng Mauban sa probinsya ng Tayabas ay sumibol ang isang Nicolas Encalado noong taong 1875. Matagal na panahon bago pa man makarating ang Katolisismo sa bahaging ito ng bansa. Ang mga katutubong pamilya kabilang na ang angkan ng mga Encalado ay matindi ang pagyakap sa tradisyonal na paniniwala, kultura at panggagamot. Sila'y nakilala bilang mga albularyo, mga manghihilot at mga espiritista na mas pinipiling manirahan sa mga liblib na bahagi ng kanilang bayan. Nang mga panahong napangasawa ni Nicolas si Eugenia Ognamia, na nagbuhat din sa pamilyang malakas ang kaugnayan sa panggagamot. Mula sa bayan ng Mauban sa Tayabas, sila ay lumipat at nanirahan sa baryo ng ibabang uwain sa katabing bayan ng Sampaloc, sapagkat nakita nilang mas liblib ang lugar na iyon kung saan doon ay madali nilang mahahanap ang mga pambihirang sangkap na kinakailangan nila sa kanilang panggagamot, gaya ng mga matatagpuan sa mga bundok, matatandang puno, o di kaya naman ay sa mga kuweba na siyang pinagkukunan nila ng tinatawag nilang kapangyarihan. Dahil ang pagiging manggagamot o albularyo ang pinakamahalagang gawain sa buhay para sa mag-asawa ni Nicolas Encalado. Dahil sa kanilang kagalingan, ay unti-unti silang nakilala sa bayan ng Sampaloc at sa mga karatig na lugar nito. Lalo pat hindi sila naniningil o nagpapabayad man lang, lalo na sa mga taong naninirahan sa bayan na yun. Bukod sa galing sa panggagamot ay mas sigit na nakilala pa si Nicolas Encalado sa kanyang husay sa paglikha ng mga agimat at anting-anting na isang buhay na kultura ng ating mga ninuno maging sa kasalukuyang panahon. Sa pagsiklab ng revolusyon laban sa mga mananakop na Kastila, ang noon ay bata pang si Nicolas Encalado ay isa sa mga nakabilang din sa pag-aalsa. Siya ay napasapi sa hukbo ni General Severino Taino ng Laguna at sila ay magiting na nakipaglaban sa mga mananakop na Kastila. Sa pagdaan pa ng mga araw ay unti-unti nang lumulutang at mabilis na kilala si Nicolas Encalado dahil sa kanyang bagsik sa pakikipaglaban, na marahil na rin ay dahil sa kanyang tinataglay na mga agimat at anting-anting na siya mismo ang gumagawa. Minsan sa isang matinding labanan ay nasawi ang kanilang general at si Nicolas Encalado ay napapunta naman sa hukbo ni General Juan Caides. Lalo pa siyang nagpamalas ng kagitingan sa bawat labang kinasasangkutan nila. Napakarami nilang naitalang matatagumpay ng mga pagsalakay at pagbihag sa mga kalabang Espanyol.
Dahil sa mga tagumpay na yun, ay formal na kinilala ang kilusan ni Nicolas Encalado bilang bahagi na ng rebolusyonaryong hukbo ng Pilipinas na pinamumunuan nga ng Supremo Andres Bonifacio. Kasama sa pagkilalang nakuha ay pinagkalooban pa ng pamunuan si Nicolas Encalado ng ranggong kapitan na mayroong mga tauhang nakapailalim sa kanyang pamumuno. At dito na nga naging bantog ang alamat ni Kapitan Colas. Napakatikas ng kanyang hukbo na ang karamihan sa mga miyembro ay ang mga katutubong baluga na tumatanaw ng utang na loob sa kanya dahil siya ang naging takbuhan nilang lahat noong mga panahong isang magaling na manggagamot pa lang si Kapitan Colas bago sumiklab ang rebolusyon. Bukod sa pagiging mga tauhan, ay tinuturuan din ni Kapitan Colas ang mga balugang ito sa paggamit ng arnis at eskrima bilang dagdag kaalaman sa pakikipaglaban kung saan bihasa na rin si Kapitan Colas. Ginawan din niya na mga agimat at anting-anting ang kanyang mga tauhan na ito na lalo pang nagpa-immortal sa kanila sa bawat mga labanan. Si Kapitan Colas ay higit na nakilala ng lahat sa kanyang kakaibang liksi sa pag-atake at pagkatapos ay bigla na lang maglalahong parang bula. Siya ay meron taglay na agimat na kung tawagin ay tagabulag dahil basta-basta na lang siyang nawawala sa harapan ng napakaraming mga kalaban. Sa katunayan, sa sumunod na mananakop ng mga Amerikano ay tuloy pa rin ang kanilang rebolusyon. Nang ang malaking hukbo ng mga Amerikano ay nakarating na rin sa bayan ng Maoban sa Tayabas, ay minsan ang pinatunayan ni Kapitan Colas sa lahat kung gaano siya kabangis at katapang. Nang minsang inudyukan siya ng kanyang mga kasamahan na kunin ang trompetang daladala ng mga Amerikano na siyang gamit sa pagbibigay hudyat sa kanilang hukbo sa tuwing makikipaglaban. Ang hamon ay kukuhanin ni Kapitan Colas ang trompetang ito at hihipan sa harapan ng mga kalaban upang sila'y insultuhin. Subalit hindi lang basta trompeta ang kinuhan ni Kapitan Colas dahil maging ang baril sa bewang na sundalong may hawak din ng trompeta ay nakuha niya nang hindi man lang nararamdaman nito. At sa kanyang pag-ihip nga sabay karipas ng takbo ay naalarma ang buong hukbo at isang batalyon ang humabol kay Kapitan Colas. Ngunit silang lahat ay nakangangang naghahanap sa wala. Gamit ang taglay na tagabulag ay bigla na lang naglaho si Kapitan Colas sa paningin ng mga kalabang humahabol sa kanya at ang trompetang iyon ay di na muling natagpuan pa. Nagsunod-sunod pa ang mga ginawang pagsalakay ng hukbo ni Kapitan Colas sa mga baryo at bayang nakapaligid sa Sierra Madre. Dahil sa kanilang tagumpay ay lalo pang nagpadala ng karagdagang pwersa sa lugar ang mga Amerikano kung saan nag-alok pa ang gobernador ng Tayabas ng napakalaking pabuya sa ikadarakip ni Kapitan Colas na pinaglalaruan lang ang mga kalaban dahil kung saan-saan sila hinahanap ng mga Amerikano. Gayong si Kapitan Colas ay madalas nakatambay lang sa isang tulay kung saan malimit tawidan ng mga kalaban at doon ay pasigaw niyang kinukutya ang mga kalaban. Sobrang laki ng sakit sa ulo at perwisyong idinulot ni Kapitan Colas sa mga Amerikano dahil wala na siyang kinikilalang batas sa bansa hanggang sa ito ay nasa ilalim ng mga dayuhan. Bilang propaganda ng pamahalaang Amerikano ay idineklara na lang nila na ang grupo ni Kapitan Colas bilang mga tulisan, mga bandido, ladrones o magnanakaw na pinaghahanap ng batas. Sa bundok na malagi ang hukbo ni Kapitan Colas kung saan doon na sila sa masamang naninirahan hanggang sa makabuo na nga ng sariling komunidad. Mas sumasampalataya pa rin si Kapitan Colas sa kanilang taglay ng mga agimat at anting-anting kaysa sa mga taktika at gamit militar ng mga kalaban. Di nga nagtagal dahil sa patuloy na pagkabigo ng mga Amerikano ay nagsagawa na ng napakalaking operasyon ang mga ito. At sa kasagsagan ng ginagawa nilang opensiba, ang pinakamasaklap na nangyari sa lahat ay nang minsang napaglalangan si Kapitan Colas ng isa sa kanyang mga kaibigan. Nasilaw ito sa halaga ng patong niya sa ulo. Siya ay nakilalang si Diego Kagan na siyang humimo kay Kapitan Colas na magtungo sa bayan ng Lucena para sumuko sa pangakong hindi siya paparusahan at ang kanyang mga tauhan na noong mga sandaling iyon ay mga pagod at gutom na rin sa walang humpay na opensiba ng mga Amerikano. Ganon din ang pangakong aalagaan ng kanyang pamilya. Subalit na sentensyahan pa rin si Kapitan Colas ng 8 taong pagkakabilanggo habang masayang kinuha ng kanyang kaibigan ang pabuyang nakataas para sa kanya. Halos kapareho iyon ng pagtataksil na ginawa sa isa pang bayaning si Macario Sakay.
at ang tanging pagkakaiba nga lang ay hindi binitay kagad si Kapitan Kulas, di tulad ni Sakay. Pagkalipas pa ng konting panahon ay pinalaya na rin si na Kapitan Kulas. At buhat sa Lucena ay sa baryo na ng San Bieno sila nanirahan, na gaya din ang nauna nilang tinitirhan ay isa rin itong liblib na lugar sa pusod ng kagubatan. Gaya ng dati ay bumalik na lang si Kapitan Kulas bilang manggagamot habang sinasaka ang kapirasong lupang pag-aari nila. Inilaan na lang din niya ang kanyang oras sa noon ay lumalaki na nilang pamilya dahil meron na silang 7 anak na Eugenia Ognamia na kanyang asawa. Sa 7 iyon ay nakuha din nila ang kanyang alam at galing sa panggagamot at paglikha ng mga agimat at anting-anting. Lalo na ang kanyang bunso na si Dominador Encalyado o si Mang Domeng Encalyado ng Sampaloc, Quezon, na nabuhay sa mahabang panahon. Huling bahagi ng dekada 20, ang asawa ni Kapitan Kulas na si Eugenia ay binawian na rin ng buhay. Mahigit 50 anyos na rin si Kapitan Kulas na mga sandaling iyon. Pero dahil sa tikas at husay ng kanyang mga gamit sa katawan, sa pagpasok ng dekada 30, sa kabila ng matandang edad at maraming mga anak, ay nabihag pa rin niya ang puso ng 23 anyos na dalagang si Marcela de Larmente. Isa lang siya sa masugid na tagahanga ni Kapitan Kulas bilang isang magaling na manggagamot at walang hindi nakakakilala sa kabutihan nito. Subalit nabihag man ng matandang si Kapitan Kulas ang dalaga, ay hindi pa rin biro ang pinagdaanan niya sa kanyang ikalawang asawa na si Marcela. Dahil isang tikbalang lang naman ang kanyang naging karibal dito na palaging gumagambala sa dalaga. Pero dahil nga sa maraming nalalaman si Kapitan Kulas, sa oras ng kanilang pag-iisang dibdib ay nilagyan niya ng mga tatak na hugis medalyon ang kabiyak at sinulatan din niya ang mga dasal sa wikang Latin ang buong katawan ni Marcela dahil sa patuloy na panggugulo ng tikbalang. Ngunit dahil sa taglay ng mga agimat ay wala na rin itong nagawa pa kundi lisanin na lang ng tuluyan ang asawa ni Kapitan Kulas. Sinikap nilang mamuhay ng normal lang, subalit hinding-hindi pa rin mawala sa pag-iisip ni Kapitan Kulas ang matagal ng problema ng kanilang bayan sa kamay ng mga dayuhan. Buwan ng Oktubre taong 1932, nang ang kanyang bunsong anak na si Dominador o si Domeng Encalyado ay nakatakda na sanang magpakasal na din. Kaya't bumaba ng bayan si Kapitan Kulas upang asikasuhin ang mga papeles na kinakailangan para sa kanyang anak. Pero ang sumulubong sa kanya sa bayan ay hindi magandang pagtrato matapos siyang pwersahang singilan o kuhanan ng buwis. Ganong simula't simula pa lang ay hindi naman talaga nagbabayad ito dahil ayaw nga niyang kilalanin ang pamahalaang kolonyal ng mga Amerikano. Pagkatapos noon ay ininsulto pa nila si Kapitan Kulas at sinabihan ng, "Di ba kilala ka sa iyong pamumundok? Ba't di ka nalang bumalik dun at mamundok muli?" At nasundan pa yun ng tangkang pag-iilit ng mga Amerikano sa kanilang kapirasong lupain na sinasaka dahil pa rin sa isyu ng pagbubuwis at kawalan ng mga sedula na noong mga panahon na yun ay isang malaking krimen kung ituring. Dahil sa sobrang sama ng loob na sinapit ng pobreng matanda na si Kapitan Kulas, ay muli nga siyang namundok at muling itinuloy ang pakikibaka.